Apoy ko na siya. Ayan, masaya. Kasi napaapoy ko na. Yehey! Ganyan, ganyan ang buhay namin dito sa probinsya. Libre ang LPG. Madami ka lang panggatong. Solved na. E di sana, kung marami akong pera, inuna ko pa yung ano dito sa bahay. Diba? Ayan, simpleng buhay lang kami dito. Dukha lang kami. Hindi ko na kailangan ipaliwanag. Wala din yung... Mayroon na. Amin. Dami saging na. Pinagam mo uli. Dami saging na namin. Round money. Ang problema na. Ayan. Ayoko naman ng ano. Ginamsan. Gusto ko fresh na. Cool. Sito pa siya ako. Tignan natin mga kabib, lablikod ng ano ito. Ito yung... Mayroon si Buarte Unid Junior. Ayan, giniba na. Ayan. Manan magbulot, kaya di man bubulot. Ayan, giniba na yung kwarto ng kapatid ko. Managbuta na ito ng trabaho pa. Magawin daw itong ano, si lababo. Magpapalababo yung ate ko dito. Kasi nga wala kami. Tinan nyo naman mga kabib, lab, kung ano kami kahirap. Ayan, wala kaming lababo. Ito lang sa gripo kami naghuhugas. Wala kami lababo. Ayan, ayan ang itsura ng ano ng nanay ko. Bakit ako? Ako hindi ako nahihiya. Bakit ikakahiya? Galing ako sa hirap eh. Tatangga ngayon, dukha ako. Ayan, oh. Yan ang realidad ng buhay ko. Kaya huwag kayo mag-expect sa akin na ganun. Kahit pagtawanan nyo ako, wala akong pake. Kasi at least ako totoo sa sarili ko. Wala naman akong inabala, wala man akong inano, wala rin akong utang kahit kanino dito. Diba? Mag-ambag man ako ng konti, at least nagbigay. Yun lang kaya ko eh. Hindi ko kailangan magpa-impress. Yun. Hindi ko kailangan magpa-impress para gustuhin ninyo. Yan ang buhay ko, yan ang totoo. Doon lang ako sa totoo. Ayan. Diba? Simpleng buhay lang kami dito sa ano, probinsya. Ganun ko lang. Mas malala pa nga nung panahon. Wala nga kami bigas nun eh. Pero nagsikap kami yung magkakapatid. O, kita mo naman. At maayos lang buhay namin sa Maynila. Pero hindi ganun karami ang pera. Yung tama lang ba? Smooth lang. Nakakaraos lang. Kumpara mo nung panahon nang walang-wala talaga kami. Ayun. Maraming salamat sa mga nagtatawa-tawa sa akin kasi kayo yung motivation ko para magsikap. Ayun. Thank you sa pang-ano nyo sa buhay ko. Tawa-tawa kayo dyan. Hindi nyo alam kung paano naman ang proseso ng ano. Ay, okay lang ako kasi wala naman akong utang sa inyo. Wala rin akong utang na loob kasi hindi ako nagpa-subscribe sa inyo. O di, okay lang yun. Pero sa mga nag-subscribe sa akin... Ay, nako. Talagang pinapasalamatan ko yun. Sinachat ko pa. Sinashoutout ko pa sila. Kasi sila nga, hindi na ako kilala, pero sinusuportahan nila ako. Diba? O, dyan mo makikita yung tao na kahit hindi ka kilala, di mo siya, ano, andyan nakasupport. Alam mo ba sabi nila? Ayaan nyo. Ayaan mo. Kasi susuportahan ka naman namin kahit hindi ka namin nakikita na nakakasama. Yun ang mga the best na tao. Walang kinikilingan, kumbaga. Kaya din nila ako nakakasama ng personal. Hindi sila nakasupport sa akin. Kaya, thank you guys. God bless po sa inyo. Hindi po masama ang ugali ko. Nag-real talk lang po tayo kasi base sa experience ko, yun ang na-experience ko dito. Sobrang sama ng loob ko kasi yung bakasyon ko parang nasira. Halos din ako lumabas ng bahay kasi kung ano-ano maririnig mo. So, okay lang yun. Lesson yun sa akin. Kailangan kong i-improve na pag pala nagbakasyon, kailangan isang truck ang pera mo para magpa-impress. Ayaan ninyo. Pag ako sumeldo sa vlog, pagbablog at nag-click to, hindi na kailangan sabihin man libre ako. Ayan, nanay ko. Tatapon ng basura yan. Ito yung likod ng nanay ko. Puro likod-likod lang ang pinukuhanan ko. Hindi, sa loob naman meron na akong video. I-upload na lang natin. Natutuwa lang ako kasi sobrang dami ng space ng nanay ko. Ayan o. Yun nga lang, hindi siya pantay. Diba? O, yan ang life namin dito. Ayan, saing-saing lang.
Tapos, namalingki kami kahapon. Tapos, ayan, ito, bahay sarili naman kami dito, ang gripo, ayan. Maano yan? Ayan, matubig yan. Tapos, ayan, yan ang nanay ko, kusina ng nanay ko. Tapos, ito yung giniba. Ito yung magiging lababo namin. Dito namin ipapalagay yung lababo. Tapos, yung kwarto namin yun. Tapos, tatatlo lang ang kwarto namin dito. Kwarto ng kuya ko, nanay ko, at saka yung sa aming magkakapatid pag kami umuwi. Yun lang, simpleng boy sa probinsya. Bye-bye! Thank you so much sa mga nag-support sa akin. God bless po sa lahat. Maraming salamat sa inyo. Ayan, yun ang buhay probinsya. Ika-anim na araw namin. Tapos, uuwi na kami. Malapit na, haya yun. Good vibes lang tayo. Magpatuloy tayo sa buhay. Huwag natin pahinggan yung mga negatibo sa paligid. Magpursige tayo para meron tayong mapala. So, yun. Yun ang lesson na natutunan ko dito. Kaya, bye-bye. Sa lahat na nag-support sa akin, maraming salamat. Doon tayo sa positive vibes lang. Yun, doon tayo mag-focus sa mga taong gusto tayo. Sa mga ayaw sa atin, ayos lang din yun. Kayo pa rin yung inspirasyon para magsikap ako. Yun. Maraming salamat sa bye-bye sa buhay ng single mom. Yun. Single mom po ako, kaya wala po ako talaga ipapamudmod dahil sarili kong ang buhay ay kailangan kong i-improve. Yun. Thank you.